need somebody like me. This is a review of a certain high yield na dividend stock. Easily nasa top 15 siya. Highest yielder last year at its current price. So we're going to take a look at the current fundamentals ng gama nito and see at what price ko siya bibilin that can give me that desired at least 10% year on year equivalent for the next few years. This content is brought to you by the sponsors of my channel in Patreon and YouTube. Become a sponsor, get access to exclusive perks. Pwede kang magigamit sa aking personal stock research tool na ginagamit ko to build my quality dividend retirement portfolio that year over year or quarter per quarter like kung tinatalo yung ating index. You will also have early access to my videos before they premiere on my YouTube channel. At syempre, yung mga one-pager stock analysis ko na hindi ko na nagagawa ng video. So, pwede mo rin i-view yung mga yan on these different stocks. And the stock to tackle for today is NIKL or Nickel Asia Corporation, the biggest nickel mining company right now dito sa Pilipinas. Sa rin to sa favorite ng mga dividend stock investor kasi high yield siya. Except that recently, di siya nag-announce ng kanyang special dividends. Na because of that, so most likely bababa na yung yield neto. Pero, di ba, malay natin baka bumawi, baka biglang mag-declare ng special dividends in the next coming months, something like that. So, etong NIKL na to, na-analyze ko na to last year, I believe, nandito ata siya last year or dito. Sinabi ko nandun, undervalued. And what happens after that, you know, mangat siya, then right now, nagko-correct siya. So, naglabas sila ng kanilang current fundamentals, ano yung bagong fair value sa company na to. So, we'll have to find that out. But first, eto muna yung kanyang mga recent articles. So, nag-invest sila ng renewable energy unit. Ito yung isa sa ginagawa ni NIKL recently is that naghanap sila ng mga assets or projects about renewable and bumibili sila nun. Ito rin yung sa pangbago, yung they were able to bag mining rights into Davao Oriental properties. So basically, pag nag-start na sila dyan, di ba? That's additional output for the company. So, meron sinabi nito, the letter of intent also allows the conduct of a feasibility study to determine the economic and technical viability for the company to establish a high-pressure acid leach or equivalent mineral processing plant within the MPSA area. So, meron din mga article recently, naghanap na sila ng kapartner or pwedeng kapartner about this processing plant. We'll see kung anong story ang makaganap dyan. So, GSIS, a government controlled or state-owned, is nag-invest sila sa NIKL, di ba? Isang mining company. Na last time or last administration, medyo hostile ang mga administration sa mga mining, at least for the first few part of that administration. Ngayon, kadikit na ng administration yung mga mining, especially itong mga nickel. Unang-una, kasi nga, kailangan natin ng export industry right now. So, malaki yung ating trade deficit. So, kailangan mo sila to contribute on exporting. Second, malaki sila magbayad ng tax. Na kailangan din yan kasi during the COVID, di ba? Nagkaubusan ng madaming funds. Pero either way, maski naman nung nagiging nagkakaroon ng crackdown dati sa mining, isa si NIKL sa mga safe na mining dati kasi medyo maganda yung environmental nila or pamamalaad nila tala sa company nila. At eto na nga yung kanilang latest article about their performance ng
2022, which is flat yung kanilang reported net income. So, slight increase in 2022 profit on lower sales volume. So, due to, yun lang pala, challenging weather conditions. So, ano lang siya, no? 1.5% increase only as lower sales volumes weighed on growth. The decline in sales was attributed to unfavorable weather conditions that disrupted Nickel Asia's mining operations. So, yung kanilang operating mines is down 11% year-on-year, yung kanilang nabenta. Pero, mataas kasi yung price ng nickel eh, di ba, last year. So, I think medyo na-compensate pa rin yung down ng kanilang sales volume. So, expressed confidence that the company would achieve its ambitious 2025 target of becoming premier ESG investment, yung mga ano yan, environmental ek-ek, di ba? In the country and a top 25 company in terms of market cap on the Philippine Stock Exchange. So, kung mapasok ka sa top 25 company in terms of market cap, di ba? Nasa main index ka na noon. So, right now, nasa mid-cap index pa lang to, si NIKL. And medyo bullish din kasi yung ano yung mga nickel industry because of ito ay mga renewable energy, mga solar, mga EV na mga car companies, electric vehicle, all of these things na kailangan yan ng nickel. Now, let's take a look at the growth overview for this company. So, 93 billion in market cap. Well, technically malapit na talaga siya sa ano, main index. Siguro mga 150 billion, di ba? Sure na yan, bakit pasok na yan sa ano, main index. So, revenues, increasing, net income, increasing, pero flat the last 2 years, maski yung ngayong revenue. Cash flows, increasing. Liquid assets, laki na nga lang liquid assets, 14 billion. Although, nabawasan ng malaki in recent years. Free cash flow, still increasing. Laganong obligations, ayan, maliit na maliit, kayang-kayang i-cover. Shares outstanding, flat, debt to EBITDA almost zero. Kasi nga, they don't have that much obligation with the amount of cash flows and net income na na-produce nung company. Here's my checklist for this company. Basically, it's an all-check company with an ROIC of 17%. Napakataas. Quarterly performance, revenue increasing, net income, flattish, cash flows increasing. So, dividends increasing except nung 2019 kung saan nagkaroon ng lockdown, di ba? So, eto yung dividend yield history ng company at their current price. 2019, eto yung mababa. 2020, eto yung medyo bumawi ng dividend yield. 2021, 2022, mataas kasi may special dividends during that time. 2023, mukhang bababa ulit kasi walang special dividends recently. Pero, di ba, baka inusog lang nila on a later date. So, you'll have to find that out. Kasi at the end of the day, hindi naman nag-decline yung performance nila. Still a healthy company. Flattish lang. So, maybe mag-declare pa rin sila. So, yung kanilang 3 years of average dividend yield is 8.5%. 8 billion in payout or 7.9. So, technically, malaki pa rin yung payout nila, di ba? So, halos lahat ng kanilang net income, terms of net income, halos lahat binibigay nila. Pero, syempre, sa cash flows ka titingin when it comes to dividends. 7.9 billion, siguro nasa 80% na yan eh, ng kanilang cash flows. So, malaki talaga yung payout nila. Next is the fair valuation ng company na to. So, nag-grow siya 11% year over year. For the past 5 years, kung makontinue yan, 11 pesos. So, 11, dito ba yan? All-time high. On a quarterly basis, nag-grow siya 20%. So, ikakap ko lang to 20. Kung mangyari naman yan, 15. Di ba? In the future, dito pa yan. Pero,
kung makikita nyo, flat siya recently. Ayan o. So, ayan o, flat. So, kung mag-continue na flat siya for the next coming years, di ba? So, 6.83 which is nandun siya right now. So, technically, fairly valued lang siya kung flat man siya for the next 5 years. Kung mag-grow yan, kahit 5% lang, di ba? 8.39, di ba? So, goods na siya right now, fairly valued. And kung mag-grow man siya more than 0%, di ba? Mas nagiging discounted siya kapag ganun nga yung nangyayari. So, if you believe mag-grow si NIKL above 0% for the next few years, I think it's a good buy right now. And that's my analysis of NIKL ending fourth quarter of 2022. Thank you and bye-bye. Like and subscribe.